Minsan mo na rin bang maranasan na manikip ang iyong dibdib habang natutulog? Sinusubukan mong humingi ng tulong, ngunit hindi mo magawa dahil nahihirapan kang huminga. Yung tipong pinipilit mong igalaw ang iyong katawan upang makawala sa inaakala mong masamang panaginip. Pero hindi mo ito magawa. Wala kang kalaban-laban dahil sa malamang isang batibat ang umaatake sa iyo. Malaking bulas ang mga batibat. Sinasabing naninirahan sila sa malalaking puno. Sa oras na putulin mo ang punong ito at gawing bahay o parte ng higaan, paniguradong hindi ka titigilan ng batibat. Ito'y dadagan sa iyo habang ikay natutulog hanggang sa mamatay ka. Ayon sa aking isang nakapanayam na may kwentong may kinalaman sa batibat, isang malamig na bangkay na nang matagpuan sa kanyang silid ang kababata niyang si Mario. Ayon sa sabi-sabi umano ng mga matatanda roon sa kanila, si Mario ay inatake umano ng batibat. Nangyari raw umano ang pambibiktima ng batibat kay Mario dahil sa ginawang pangangambala niya sa batibat. Pinutol ni Mario ang isang malaking puno sa likod bahay nila at pinaniniwalaang iyon ang tirahan ng isang batibat. Naghintay ang batibat ng pagkakataon upang siya ay makapagiganti kay Mario. Kaya noong isang gabi, naganyong pagkataba-tabang babae ang batibat at walang awang dinaganan si Mario habang ito'y mahimbing na natutulog sa kanyang bahay. Ang isa ko namang kakilala na nagngangalang Albert mula sa probinsya ng Bulacan ay may ganito ring karanasan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaligtas ang biktima sa bingit ng kamatayan sa kamay ng batibat. This oras umano iyon ng gabi at napakalakas ng ulan, kung kaya't napaaga ang pagtulog niya noong gabing iyon matapos niyang maghapunan. Habang nasa kasarapan ng kanyang tulog, ay bigla na lang siya umanong nakaramdam ng paninikip sa dibdib at parting tiyan. Kitang-kita niya umano sa kanyang harapan ang nakakapanindig balahibong itsura ng sinasabing batibat habang ito'y galit na dinadaganan ang kanyang katawan. Ayon sa kanyang pagkakatanda, wala umano siyang pinutol o kinuhang punong kahoy noong mga araw na iyon, ngunit inamin niya na mayroon siyang pinagtataga na malaking puno noong nagpunta sila ng kanyang barkada sa bukid para manguha ng dahon ng anahaw. Samantala, habang nagpupumiglas at nagsisigaw sa sakit si Albert sa ilalim ng higanting batibat, ay aksidente nitong nakagat ang kanyang kanang balikat dahilan para siya ay makabalik sa real world o magising sa pagkakabangungot. Mula raw noon, binalikan niya at ng kanyang mga kaibigan ang sinasabing puno na kanyang pinaglaro ang tagain at nag-alay ng pagkain bilang pangbayad sa nagawang pangangambala. Nawika rin ng mga matatanda na kapag ikaw raw ay binangungot, kagatin mo lang ang isa sa mga daliri mo, kurutin ang sarili o magdasal upang ikaw ay magising. Ito raw ang siyang pinakamabisang pangontra laban sa mga batibat na nasa ibang dimensyon ang pinangyayarihan ng pambibiktima. Sinasabi man ng ibang tao na ito'y maaaring may kinalaman lamang sa pisikal na komplikasyon sa katawan ng isang tao at hindi raw batibat ang dahilan kung bakit may mga taong namamatay habang sila'y natutulog o binabangungot, maraming tao katulad nila Mario at Albert ang makapagpapatunay na totoo ang mga maladambuhalang nilalang na ito na pumapasok at umaatake sa ating mga panaginip. Mm-hmm.